asunta na buhay sila. Motorong gini, mosama gini, isang asa na rapit sa inong lutalutan, hindi mag-usisa. Tungod kaya ang pulong sa Diyos, kaho. Only the word of God, turn of your character, mga Gibson. Pagadalon sa Gibson, ang pulong sa Diyos, atong pagpakaligson ng Diyos, na tagya sa atong kinabuhi. Pastor at ten, magdala sa mga mensahe sa Diyos. Pagpakala ng Diyos ito. Okay, maningo tama kaisunan ang sweet brethren. Sa pagkamaayon sa tumbuhin ng Diyos. To our most gracious Heavenly Father, we are so thankful and grateful, O God, for everything you have done for us, O God, from the beginning, Lord God, and with the end, O Lord, God, aming lumang, O Diyos, ulugtan hangto sa kaktunan. Salamat, O Diyos, sa opportunity, nga diin kami, O Diyos, O God, makadayon pa niya kanimo, magasimba pa kakilihan kanimo, O God, sa iyong usa, O God. Nalayong ka sa walang natakusan, O God, pag mananangin ka sa mga katauhan mo, O Diyos, na naagin ni naganagdahin o panahon, O Diyos, alam Ginoo sa pagsimba liha ka nimo, Lord God, whatever, O God, naasin ang mga nahuna. Lord, thank you, Lord, Holy Spirit, to grant us knowledge, wisdom, and understanding upon each word that you are going to, Lord God, to teach to us, to your people, O God. We thank you. You are going to give us, Lord God, a right spirit, Lord God, na pag-manifest Ginoo sa matag-usap. Whatever mga hindrances, O God, sa mga una-una, O Diyos, magkakuha ka niini sa matag-usap. Let every heart, every vessel, Ginoo, O Diyos, na empty and ready, Ginoo, O Diyos, na magpapuno sa iyong pulong, Ginoo, baga manalangin ka, O Diyos, sa matag-dulong, O Lord God. Even to me, na magdumala niini, O Diyos, Lord, apart from you, Lord God, I can do nothing but we thank you, O God, for your Holy Spirit, for your wisdom and anointing, O God, na maghahatag kanako, Ginoo, O Diyos. So, we go on forward, Lord Jesus, there is no other name to be exalted above, only your name, Lord God. All the glory and honor belongs to you, Lord. Amen. Praise the name of Jesus. Okay, so manisulta nga sa isuunan, kung natin mga Biblia, ako na yung dunganan sa pagbasa in so on with the declaration, looban sa declaration mga kaisuunan, siguro, upan siguro, no, kung wala siguro nakadalag mga Biblia. Chapter 25, 2 times sa 3, 2 na 2 sa 3, mga kaisunan. Okay, unang Samuel, 25, 2 na 2 sa 3. So, manindong kaisun, atong dalawa itong mga Biblia, then atong kanibatahon sa iyo sa mga kaisunan, and later on, atong masaktan mga kaisunan, isa na ka-importante. No, ang pagpatalihok sa pulong sa Ginoo. No, magpatalihok mo din sa isoon sa mga nasundayan sa uban na wala naghatag glory sa Ginoo. How much more, no, give honor to the Most High God in our presence this morning. Okay, itong basahon. Unya, miagpo si David sa kamingawan sa kanan. Dito may tao na tagamaon na may negosyo sa Carmel. Dato siya kaayo o aduna sa 3,000 kakamiro o 1,000 ka kanding. Niinig ni Gayuda, nanupi siya sa iyang mga kamiro dito sa Carmel. Sinapan ang iyang ngalan o ang iyang asawa mausi Abigail. Usa ka babae na masinagtanon o maanyag apan sinabal bastos o tautang batasan.
Kaliwa cha ni kali. Sata dito, sidabed sa kamingawan, nakabalitasyas, sinabal, nanupi sa iyang mga kanyero. So, again, ato doon ang teksto na sa 5. Busa, nagsugo si David o napulong kabatang o giinlan niya sila. Ngatot amo sa carpet o ina sinabal. Nga nangumusa si David kanimo. O giinlan niyo siya ang kalinaw maimo unta sa imong balay o sa tanan nga anak kanimo. Nakabalita ako nga imo gitupihan ang imong mga kanyero. Nahiari diri. Mga magbalantay sa imo mga kanyero o wala namo sila unsaa o wala sila kawagi bisag unsa samtang diri sila sa karne. Tamutana sila o sutihan kanila sa tanan. Abibaha kini mga batalong nga akong mga sinugo kay pista man karon hatagi utok sa imo manhimo kini imo mga sulubon o imong anak nga si David. Sa pag-atubang sa mga batalong na sinugo ni David, ilang isutihan sinabang ini sa ngalan ni David, unya naguna sila tubag. Unya gitubag ginabang ang iyang mga sinugo ni David. Kinsa man ini si David? Kinsa man ining anak ni Jesse? Karong panahuna daghang mga sinuguon na minayas gikan sa ilang maagalon, nanong ihatag kuman ang akong pan kung ang akong tubig, kung ang akong kami, na gitagan ako sa akong mga manunupi sa mga kaniro, o itakaon ko kini sa mga tao na wala ko galing isa ni kung agadhin. Sa dosibusa, na mauli ang mga sinugo ni David, o gisigila nila si David, niining tanan, o ngayon si David sa iyang mga sakop. Andama ang inyong mga espada, busa ang tagsa-tagsa kanila na kuha sa iyang espada, ingon man si David. Mga 400 na tao ang nipuyog ang David samtang nagpabilin ang 200 na tao na aron pagbantay sa inang kasangkapan. Bulahan ang kulong sa Ginoo. Ang hindi ko makaisunan. This month, makaisunan is we are celebrating the Women's Month worldwide to give commemoration, no? Honor sa mga kababaihan. So, akong gisingin mga kaigsuunan, no? Sa man ang kaimportansya, no? Sa mga kababaihan, sa ministry, sa pulatuni, sa Ginoo. Although men and women are equal in the eyes of God, no? Parila sila nagbuha sa pulatuni sa Ginoo. So, to give honor, mga kaigsuunan, sa bulan karo, di ba? Sa March, siguro ato mga pipila ka mga days ang inyong barangay na ka o municipio na police day, no? Na ay siguro mga parade. So, naa siya history, mga ka-exo-unan. Okay. As we know, mga ka-exo-unan, ang Israel muna sa itong timeline. So, kung kapalutan ng mga anak sa Ginoo, ang atong update, mga ka-exo-unan, wala sa chismis. No, wala sa balita ng ating mga duhog, mga video sa social media. So, ang atong timeline na kaisunan ang Israel, ang nasod sa Israel. Praise God. So, the Israel, ang mga tao sa Israel mga kaisunan, nag-celebrate sila ang Purim. No, happy Purim. Tungod kay pinaka-importante ni sila sa iyang kinabuhi. And this is to give tribute to this woman. Usa ka babae na gigamit sa Ginoo na even until now, ilan na ka-years na niya nabay na kaisunan, but still, no, they give reverence for the heroic actions she contributed sa country, even to us, mga kaisunan, no, na ulahan po ta. Because any person na mumanalangin sa nasod sa Israel, manalangin na isa. Amen? Praise God. So, okay. Unsa na ning Purim mga kaigsoonan? Okay, kasi ang galing Purim mga kaigsoonan is to give tribute to this woman, si Esther. Okay, si Esther mga kaigsoonan ngayon, ginagaan ko siya biling. So now may mga diba different ang mga celebration sa kalibutan. Sometimes ang mga anak sa Ginoo, no, na ay mga celebration, but mga kaigsoonan kailangan, no, sa
positibo ta nga unsa nga celebration ang atong atinan. Which in fact sa Brazil, kung nakadungog mo at nakakita mo sa mga balita, grabe ang celebration, satanic, makaigsunan, to give over ni Satan. No? Dako kaya sa tuwa, ipangatag si Satanas, nagalingkod, dako pa kaya rin sa timbahan ang statua ni Satanas. Galingkod, dayo nagawas yung dila igsoon. Dayo nang yung mga lantores, no? Grabe ang celebration. Ang ilang ang makikunan is to express the freedom of religion. No, madili ka mag-uop din sa inyong gisimba. At that time, you choose the satanic style of carnival na kaigsuunan. And debunk God, and debunk the name of Jesus Christ. Dito makaigsuunan sila ang flow. Dito, nag-costume sila o grabing preparations. Kaya ganap siya na ay ang kanyang celebration sa Brazil is kanyang ginatanaw na siya sa timbong nasun. Na once galing mag-celebrate na sila, ang daman din ay doon. So mga itunan, mostly kung sa ilang mga atayanigus, mga satanic na mga costume. Nakaitong, and pinaka-saddest part mga itunan is Jesus. Naari ko si Jesus, unya, usang gito, is sila ang ulong sa Ginoo. Si Jesus, gikulata sa Satanas. Wala gina sa Biblia. No, pero nagkaroon kayo nag-witness. Gikulata ni Satanas ito si Jesus o ilang gigugalbulganan no, unsa ka importante ang crucifixion na gibuhat ni Jesus sa cross. Then later that day, no, grabe nila ang sa Satanas sila, grabe investment nila to give honor to their God, which is Satan. Pero makaisulan, according sa mga interview, yung ano daw ulit ang gibuhat, is you have to declare that amen is used not only in the religious text. Ang pagsuyad of amen, amen na kaisuna, that is a heavenly word na pinakalas na word makita sa Revelation. That is a declaration that everything na ato ni kinahanap, it is amen, indeed, and it will already answered. So ilang gusto mo kayo, amen is used, isang pa sa ilang practices. No, kung ano mo kayo tulad, kung curious kayo mo sa mga Hollywood na kaisunan, na nasilang Rihanna na kaisunan, na asala yung mga lyrics ito sa ilang kanta, gayon sila, the Lion of Judah will worship the goat. Hindi man ka ha? One sa mga lyrics niya mga kaisunan ay magrabi. Grabe ang ilang, dako kayo sila gasto, dahil dako kayo kita ang iyang album. Iyon siya sa album, The Lion of Judah. No, the Lion of Judah, which is Jesus, will worship the goat. Muna yung diingon. So after that moment, nakikita another day, ato nag-portray ni Jesus. At yung ito, nakita na ito sa pared na nagpupo-pupo na dyan si Jesus na kaway. Nigkanta siya sa simbahan na pinaka-low na simbahan sa Brazil o nagham sa iyang kaugalingon. Is that the name? Is that? Kaya nakita niyo ang relevance afterwards. The outcome and the very sad moment na kaisunan, Brazil experienced the tremendous typhoon. Nga baklong yung sila sa Ginoo. Grabe yung baha. Sukad pa sukad dahil tago sa ilang naso. This is to give justice. No? Nga ang ilang idea ng halang ng Ginoo ng Jesucristo na atong ituruan na kaisunan is Ginoo of justice. No, justice is a God of justice. And they will reap what they sow. I-alaw nila ito. Grabe yung kabaha. Daghan nila nga matay, mga buildings nila, mga fall down. No, ang mga sakyan na mga kaisulan. Grabe yun. No, ang Ginoo mga kaisulan, manhindid mga kaisulan. No, kaya hindi siya gusto na iyan na nagpasipanan. Remember, sa usang kating kumalim si God sa Old Testament, do not put the name of your God in vain. Ayaw limuin katawanan ang halang sa Ginoo. Because that name will say, but that name is above every other name. And that name is Jesus. Okay. Let's go back to the Isonan. Nga naman na ang Israel nag-give contribute man sa life ni Easter. No? Katalang practices niya, no matter ba sa nagpuyok ka sa Israel, they are going to celebrate this program.
to give honor kang Easter. Tungod kay si Easter na kay suunan, ilang ibang yun. Unsa gibuhat ni Easter sa ilang kinabuhi. Kay gini si Easter, usa ni siya ka-orphan as a brief lang. Usa siya ka-orphan, wala siya ginikanan. Unya, gi-adopt siya ni Mordecai na iyang uncle, Nisman siya. No? Ang name before is Hadasa. Tungkol kay nakita ni Mordecai na si Easter na siya, galamitin siya sa unan sa Ginoo. Then, nakita ni Mordecai ang star sa langit na grabe ka, tinaw kay mga isunan na naghatag sa mga Jews. Kaani nga tayo ang Persian Empire, maoy naghari. No, grabe kay mga Persian Empire, naghari sila. So, si Easter na kay isunan, no, nakita ni Mordecai na galamitin siya sa Ginoo to rescue the Jews, para ma-rescue ang mga Hudyo na kaisunan. So, during na kaisunan sa pageant, sa preliminary pang elimination round, kailangan na kaisunan kumabasa ni Book of Esther chapter 2:12. Si Esther ni undergo siya of 6 months na magtuslo, maggamit of oil and myrrh. Kani siya mga kaisunan, kaning oil mahalong, kani siya ang klaseng alana. No, dahil 6 months pag yun na mag-perfume siya ang cosmetics. Grabe pag-wag pag itutamak sa mga isuunan. No, para lang sa mission niya, itandi, no, para itanhala sa umaabot. Because of that, during sa elimination na mga isuunan, isa sa sinaligan, no, ni sakit sa Persia, ni si Shaza, Jazz. Nakita niya sa elimination na hindi siya pwede niya siya na magamit siya, mapapil niya sa contest. Until such a time na kaisunan sa 15, he guy, the king of Europe, who was in charge of the harem, suggested, you know, that Esther won the favor of everyone who saw her. Nahiag yung kagwapa isuun. No, sa katagman siya, ini, qualified hindi siya na may mong contestant. No? Sa maong pagpiling sa queen. Okay. And verse 16, sa Jambalaitan, she was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month. Now, 17, now the king was attracted to Esther more than any other woman. So, sa kadagwan na kaisunan, dito doon ang attention sa hari ni Tuto kang Esther. No? Tungkol kay na ay pabor sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So the approval na kay sunan gihatag sa tanan virgins no amna ni akin. So she set a royal crown on her head and made her face instead of his basket. Okay. Unsa man dayon ka? Unsa man lagi buhat ni Esther na kay sunan na takot kag impact sa mga Israel? Kaning purim na kay sunan. So kaning purim na kay sunan gitawag niya siya og means lax. Takhan. No, usa ni siya ka Jewish nga holiday. So, holiday din siya. So, to give tribute to the Book of Easter na kaisuna, naalang ko nila si Haman, no, kung imong basahon din ang backwards sa story, naalang si Haman na kaisuna, Prime Minister na siya sa King, na hindi kanggan niya ni King Ahasuerus, na patyon ang tanan Hudiyo, ay mabilin. No, during that time, no, si Easter o si Mordecai, wala, si Esther na kaisuna, wala siya nahibawan na Jews. No, pero si Haman, nakabalo na siya na kani si Mordecai, usan niya siya nahubiyo. Kaya naroon kayo mga moment na kaisunan, kaya kami Persian, is ang ilang tradition is kaya ng honors. Kailangan kung takok ka brak mo, mabaw daw yun ka, yan hindi pala na si Haman, si Mordecai. Tungon kailangan pa na yung pagsimba sa tinuod naman ng Diyos. So nabantayan niya si Haman na kaisunan, mula niyo si Haman niya, gusto niya mapakyong ang tanan niya mga Hudiyo. So naghimo siya balaog mga kaisunan. No? And then, hatong mga kaisunan na ibuhis ni Esther ang iyang kinabuhi. No, sa niya, nahimo na siyang queen, select na siyang queen. Wala pa din ha, dira pa nagsugod ang iyang journey. So kailangan mo, maato pa siya sa pinaka-main point sa iyang ministry sa mission. Is your kailangan mo atubang siya sa saki. Tungod kay ang naay no, already tanan siya ino, mga isunan, nagingi po ni Haman, na tanan, hindi yun, dahil dapat pati yun. You know, kailangan mamatay tanan, rebellious, no?
Karon na kay sulan ang king dili siya pwedeng atuon siya nga walay daad protocol. So kailangan mo ato pa dito makabalugit ang hari. So bisan pag iya ng asawa, inala sila itsuon. No, dili pwede na siya sakto nga kanang reverence, pagtawad. So before that, si Queen Esther, gihangyo niya ang iyang mga kauban, mga maidservant, na nag-prayer sila, nagpuasa sila itsuon. No, nagsanila sila ang saklot, no, nagbutang sila ang abo sa ilang mga forehead, para lang to, makaato si Queen Esther para atong decision, atong law, na ang tanang Diyos na kaisunan, giling pangapatyon. So, because of that, sa mga preparation ni Esther, hindi basta-basta. So, muna ni Hatag, ito talawa ng pandang, ano yung honor na yun niya ni Purim, si Esther, sa bukong Esther. At then, sa tatay, maabot yun din ni Queen Esther dito makaisunan sa room, sa king's chamber, ang kanilang lang makaisunan, no? Ang king makaisunan na yung scepter, yung itang, minsan siya accept si Esther. Then Esther invited, no? Invited the king to have dinner sa iyaang place. And that moment, makaisunan, excited kaya ang king. Then, isugilan na ni Esther ang motibo ni Haman na mauni. No, nag-iimo kayo siya o kanang halo. Ngayon, kailangan si Mordecai is kailangan imabita siya sa kanang sa people, naliwala sa people. Nasakuha na rin mga isunan no, sa maong plano ni Haman and he decides to reverse Haman's decree. No? Giusap sa king, kaya only the king can reverse the decree and there is no other than a man, even a queen, kundi ang king. So he reversed the decree instead of the Jews being killed, Haman and his sons and other enemies are killed instead. No, muna siya ang value na kaisunan sa Israel na gina-celebrate nila every month of March na kaisunan. So, ang ginagawa sa mga Israelites na kaisunan, we are going to read the book of Esther. Sa karon ha, ginaguhan nila to. Ang mga tao sa Israel na kaisunan, magtigong sila silang sinagog, silang temple. Dayon, ang book sa Esther, ilang naging basahon. Naging excitement and joy. Inalaan nila ang the way of celebration. Lahing manatawa din din. No, this feels cool. No, lahing ang asa malipay, isa'y kwan din ha. So, sa ilang mga kaisunan, basahin nila ang book ni Esther. Dahil na ay nalipay, excited, sa iyang magbasa ng goosebumps sa Diyod. Basahin nila ni sa duha sa isang maadlaw, sa bunta kung sa magagabi. Huwag din siya ng ritual. No, huwag din ng ritual, tradition. Dahil, inipon nga mong tayo na kaisunan, no, every time during sa ilang takbasa, basta na-mention ang ala ni Haman, kay Book of Esther man, basta ko na Book Chapter 1, ano ba ko na Book of Esther? Basta na-mention ang word ni Haman na kay Sunan, they are going to shout! No, mushagin sila na kay Sunan. They are encouraged to fall, fish, and stop their feet. Stopping throughout the story when Haman's name is mentioned in the hope of throwing it out. Tungod kayo na ilan ng sabtang mga isunan na usaka priminto sa gibuhat ni Haman. Kung wala ko na save ni Queen Esther mga isunan ang mga Hoteo. No, ang mga Hoteo, mga matay sila, mga laras na sila kamatay sa mga isunan. So, children and adults, mag-costum sila mga isunan. And then, adunay mga pagsayaw-sayaw, night celebration sa pagtaon, and they give donations to the poor, sa mga pobre ng hatag sila, no? Ako ang nalika celebration na kaisunan sa kalipay, na adunay kalipay. So, yung ala, yun mo na yung binapractice nila to give tribute to Easter. No? So, sobrang wala natin alam mo na, yung ala, yung kapatid. Yung kita niya, lahat ko na kong celebrate. So, yung ala, sila sa katintil. No, kinausap sa detail sa kanilang nahitabo sa inta ay sa old times sa ilang mga kinabong ilang dinerbedish, ilang hinuntuman, memories, memorable, no, ng mga event sa ilang kinabong. Pero makaisunan,
to give honor makaisuunan sa ato ang ama karon sa mga babainan, mga babainan diri. Either you are a lady, no, a girl, a female, so wala nagmatter, tibulang pa ka, no, patanong pa ka, bata, as long as you're a girl, a female, no, this is our word, a woman with beauty and brain, no, nangandoy, patakisa mo'y nangandoy nga, musa ka babae makaisunan, is aduna siya'y kaanyag, the same time, aduna po siya'y kaalam. Amen? Yung alam, asa, ama ko kayo, amen. Praise God. Gusto nga natay. Natay beauty na ako kayo brain. Beauty lagi na kuwa mo. Hindi ko ng brain. Oy, ay, brain na ko. Bala mo yung beauty. Ang promise sa Ginoo, yatag sa to ang brain. Yatag sa to ang beauty. Praise God. So, as we read, makaig sa muna kanina sa book of 1 Samuel, chapter 25. This is the story of Abigail, mga kaisunan. No? Sa ating libasa kanina. Okay. But before that, bitawon unsa gibuhat ni Abigail mga kaisunan. I love her story. No, ako mo siya ni-research. Grabe lang, ni-research nila ko siya na unsa yung contribute. Dahil mga kaisunan, sa akong ginihong ganina, mga kaisunan, as we read the word of God, yun ko ganina, sabihan mo, basa ka sa pulong sa Ginoo. Put it that in your place. Need to say, sariang imo siyang ibasa, i-declare kay Sunan, imo ibuta ang imo pagaling mong dito sa lugar na naa sa story. So, okay, very important kay Sunan ang pulong sa Ginoo. Every details din niya kay Sunan, no, sa pulong sa Ginoo, no, ato na siya dako kay kahimuan sa kinabuhi ni Abigail. No, sa aking manggo during sa itong mga sermons, sa mga fellowship, na-busy na sa itong mga cellphone, ma-interact na sa mga texting, na mga unsay mga kuan ng kaisunan. Pero dili mga kaisunan, don't miss the opportunity na ihatag sa Ginoo sa iyo. Basit na lang ang opportunity na as we go on, makisunan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala ka katumog yung right time na hindi ka rin maklaim. Pero wala ka ka-claim kayo na-busy ka sa iyo. Wala to sa kung sa naan na kaisunan. This is not only for the female, even to all na kaisunan. We're going to tackle the three characters, characteristics sa story. Ato nabasa kanina, ano na si Nabal, then si Abigail o si Kate Ben. And these three characteristics reflect us to this present phase. No? Okay. Sa unang dimension, kanina makikita sa unang si Nabal. Okay, unsa iyang kinabuhi sa ato makita makaisunan din sa verse 2 diri sa ginoon diri sa pulong sa Ginoo. Kini ko no si Nabal usa ni sa katawo nga negosyante. No? Grabe dito kay ang pulong sa Ginoo ba? Gina-specific ito ang imo unsa ang imo naani mo o unsa pud imong mga negative na type sa character. Iusa ko nung siya kadato kay negosyante nga taga Carmel. No? Tungo siya kadato na siya Christmas ka karnido. Stato yun. Nga, duha ko karnido. Hindi ko rin sa konsigyo niya dato. No? Ato na siya Christmas ka karnido 1,000 ka kandin. Okay. During this time na kaisunan, tungo siya yung kadato na kaisunan, nagpatupi siya. Nagpaalot. No, yung ipagpaalotan. No? Nagpatupi siya siya karnido. Sa Trisinabal, ang iyang ngalan, dayon, yata, ayang wife si Abigail, ang baktagaman. Ama si Nabal, bastos, ang takutang, ng batasan. Dimension ito na iyang batasan. So, grabe ang pulong sa Ginoo, grabe na walay dati-dati ba na. Hindi na naman, ito usahin mo, basta pa, ginarap ko sa sounds. Hindi mo, kung yung sounds ko, yung butasin, kita pinitin. Yan itong mga paliyan, mga maigo na ta, ang balihin ta. So, dili mga kaisunan, ginisbutan din nga si Nabal sa iyang katato, pero ang iyang kinabuhi, bastos. Takutan siya isuon. No, kunya, kaliwa pa niya ni Kali. Nangalagad sa kino, o remember ni Kali, usa siya sa 12 spies na nag-storya yun ni Joshua. Ni Joshua nga kanang dili na kayo mahagdok, no? Anang at place kay, anang at isayang tabangan sa Ginoo. Itong lugar na may mga giant at itong time, mga spies, itong mga 12 spies, mga eskola, si Joshua o si Caleb,
mo ay naghatag og good report ka Moses. No nga, dako kay sa tanan na mga dreams na ito. No, yayuman mo ganyan buwang katawag iyang isa ka kasumpong. Pero only Joshua and Charlie makisuon na ng stand na kaya na ito niya, kaya ay Diyos na mag-aubanat. And ganyan na si Kali, si Laban, kaliwag siya sa banay ni Kali. Pero ano ba, yung kinapun siya dautan? Kaya, bastos pag yun. Pero makisuon na, dimension din yung unahan na lang. Okay. Okay, dito sa verse 20, sa 17 makaisan, sa libutan niya sa punong sa kino. Taotan siya sa last part, taotan siya kaayong dili mamati kang bisan niksa. Tungon niya na ako mamag siya, no, ilato man siya. So, na yung mga sula, di siya lumitaw. Ako yung matungan. So, sometimes makaisuna, no, inaanay yung kinaya. Then, dito sa verse 25 makaisuna. Taotan tayo si Nabal kay buang-buang kana siya sumana sa yangalan na Nabal. Ang yung name niya mismo nag-represent, nag-give meaning sa siya. Nung wala ka lang mga batan mo, nagkalang na yung mga mama, na mga papdus. Ang itagin mo ka na nga lang sa anak na naagay good niya ka ng characteristic niya. Mga Diyos nyo niya, mga ka ng inaiya, mga tatang Jezebel. Yan, sa utama ko nga ba, ito nga lang ka, so bantayan nyo na ito. Ay, hindi naman, iwa ko na si Nati o si Valerie. Nabal ang ngalan, yung daong talay pinindi ay. No, so, mula siya naman, tayanan kayo sa mga nalang na kayo suunan. Okay, so, yara siya no, usa siya ka buhang-buhang, usa siya ka dautan na tao. Mula ang characteristic ni Nabal. Okay, next, makayo suunan. Ang second character, makayo suunan, gamit, dimension is si David. Okay, si David, makayo suunan. Nga nung namin kay, dili sa verse 12, makayo suunan. Ato, ikaw na story na kaisunan. Si David ali na time is, although he is a kanang ni anoint siya na king, pero wala siya naglingkod sa throne as king tungod ni Saul, ni King Saul, malinig gusto nga mahawa siyang trono. So during ali na time, si King David is mo judid siya nung nagtago-tago siya sa mga kaminawan. Then maumar niya ang 600 ka mga armies looban ni David. Then, reigning king siya, pero wala siya balikin sa trono. No, inana, nagtagong-tagong siya, kanilang naupan ang puto si Saul. No, gusto po niya ng patsay si David. So, yung ako na parang kayo na nga si David, ako sila sa lugar sa Carmel. Diri sa lugar ni Car sa Carmel, diri ang mga hayupan ni Nabal. So, dito, nagpastol ang iyang mga tigbalan kayo karmiro. Then, ako, nagtako silang David sa story. Nagtapos sila, kaya makakita nila David na kana mga tao na minabal na kaysa na wala nila masakbihin. No, may mong matawad ang later part of story. Wala nila masakbihin, wala nila hilaktin, wala nila sila kipasipala. Inalungan nila, nagmahibat tayo, nilagmayo ang magbalantay sa kanero minabal. Karoon na kayo sumunan kay, siyempre, daghan na kayo silang David, ang pinag-inakinahan nila silang pagkaon, anak, no, ang silang pagkita. So, ang gingon ni David makaisunan, nakabaluman siya na sinaba ng festa siya kay nagpatupin siya siya 3,000 na kardero, iyan isugo ang iyang batangon ng mga kaisunan, no? Iyang hindi rito. Igna siya, nagsugo siya din sa verse, makaisunan din sa verse 9. Okay. O igna ninyo siya, ang kalinaw maiko unta o ang imong banay o sa kanilan ng anahan kanimo. Nakabalita ako nga ang imong ipatupihan, ang imong mga karniro. Nahiari diri ang mga magbalantay sa imong mga karniro o wala nago sila ang saa. O wala sila kawali bisag unsa samtang diri sila sa Carmel. So, ang gisugod ni David is istoryahon mo sa iyong itabo. Sabihang naasa makamigawa ng ilang magbalantay. So, tungkol si David o batangon so, para i-relay ang message ni David. Pangatana sila o sutihan kanina sa tanan. Agibahan kami mga mataon na ako mga sinubo kay pisa man karon. So, nangyos ka pataon. Hatangin kutong sa imong mahimo, inikimo ka mas lugoon ang imong anak na si David. So, kurang ang gusto nila. Sa kanon lang. Wala na yun yun makisa na nangayot taksa
So kada na nag-encouragement lang, mortal nagbantay, huwag nagbantay. So paan alam, pinag-fiesta man sila, celebration man sila. Pag tuwan ba na kayo sa unan, sa Noibi, ako isuro ni David na kayo sa unan, ni ato di ka nga ba ni Soya. So kung sa'yo nahita po na kayo sa unan, gusto nyo na lang talaga, gusto ni David. O kuya, nagulang sila, na kasi ito ba kinaban ha, dilingin at kayo kayo sa unan. Tingon din rin sa verse 11 na kayo sa verse 10. Kinsa man galing si David? Diba? Si David is a known king. He is a known king. He is the son of Jesse. Daghan kayong nasod na iyang conquered na kayo sunan during sa iyang reign, sa iyang taong hari. Pero, walang nagpaling, walang ang siya. No? So, niyong siya, okay. Kung niya, ito ba, okay. Kinsa man kini si David, kinsa man kini anak ni Jesse, karong panamura, daghan mga sulugoon niya, minayas likan sa ilang agalon, ngayon ihatag ko ba ng akong pan, o akong tupi, o akong kain, nang itagana ko ba kini sa manulubi sa mga kardero, o ipakaon kini sa mga tao na wala gani, misayin ko ang tagadigin. So because of that moment na magalong ni David makaisuunan, bantaya na ito ang akong rash decision. Kung sa ninyo ni David makaisuunan. Okay. Pagkadungo, pagbalik na ito makaisunan sa mga matanon, nililay din sila. Kindipin, nawala. Yung isipong si Nabal ay, kinsa makulong-kulong ka, kinsa makulong yung umamahan, yan, at hanggang kulipuhan, kasi mag-iilat ka, ala. Hindi makaisunan, David rush. Ganun i-rush na si David. David, tumuon siya ang decision na kaisunan ng pagpungsok-pungsok ba? Ang kanito na rin nilip ang isunan is ka lang natural yung pagka-natural di ka nga human nature sahay o sahay na anak na isukod. No? Nagulong na kita sa kuwan ko sa musing hanggang kita. So, kinip na kaisunan. Ali na tayo na kaisunan. He makes his fair and share of mistakes. Sa kakaluhog niya, his response to Nabal, here is one of them. Asa siya na nagkakaluhog? Iyan ay pagbuman yung mga tuyan, iyan ay hindi na yung mga sakot ng mga kaisunan. Busa, ay nakanda ba ang inyong spada? Ang karang mga duma, ang dama yung mga spada. No? Yung ganyan. Ang dama yung mga spada, iyon marke. Busa, ang kalasak sa kanila sa tisi, nagkuha sa iyong spada, iyon man si David. May 400 na tao ni Kuyo Bang Nagelso. Liman ka, patura na moment iyang balita na nagulog na kay Tuhunan. Decision din siya. Sulungan ang sinapan. At na maupuran ng soldier. At itong sulungan, darong 200, dinan mo. Kaya itong mga baggages din ni. Ang itong mga sangkapan din, mo magbantay. At naupuran din, hala, galing susulong. Kanang rush na decision ni Tuhunan. No? Ganila, sinabal na kay Tuhunan. May mga moments, siguro na, na ay nag-inahanglan siguro na ito, ay maana isang galas-galas, baala niya, ay ulang na mga Quran. Sometimes na ay mga characteristics na tulusahan na, murag, ano, talagang, hindi na siya dako, ano ito, hindi ko sahan na kasabot, no, sa gulong aton. Sige, nagtuloy ito, ano, sa bangsa, no, saan ko na ako sa langit, ano ba? Inasantan, sometimes, inala mga kaisunan. Then, hindi mo si David mga kaisunan, makaduhog na lang sa isyo, at sulong na diretso, no? Inara yung attitude mga kaisunan. Okay. Dahil, kaya iyang impose nila mga kaisunan, iyang reaction ba, nagkano sa kalit-kalit mga kaisunan, no? Birang nasigyan si David mga kaisunan. Nahimo na siyang vengeful, no? Kaya nito, so, kailangan, aligay din gusto niya, ala, ano din yung ganang panimasan, hindi ba ayaw yung ibuha? Ano, no? Nanganay, inasinabal nito, maayon na yung conversation, inasinabal nito ha, magulang pagkalinaw, magpantalino, na may walang hangyo. Pero kung wala man, natupan na yung hangyo, nasuko na dayon siya. Or yun, sinapukino. Sunod na adlaw, wala gagawin itong mga tumapangako sa Ginoo. Sunod, kung saan may Ginoo, oy, naako ba kanina? Naako sa Ginoo nga, wala man ihapon. Isokon. So, akong bantayan ang atong mga emotion usahay na usahay rush ta sa decision na dili maayong zone. No, mahimo tang vengeful. Kalit kayo hanto, baka decision din ka makaisulan o dili maayong.
Okay, here is a verse 21 and 22 sa inyong sa pulong sa Ginoon. Nakayon si David si David sa iyang kaugalingon. Ano mo lang ang akong magbantay sa katangan ni Nabal dito sa kamingawan na tulod din ini wala siya kawani bisag unsa apan ibasan niya ako tautan. No, ang unang tayo David na kaisunan niya ako, balusan mo siya ba? Ibang tayo na rin ang walang tayo kagamilo, ang sauna ko na kung nakaisun na magbantay kagamilo, hindi, tigway, mabig, wow na po. So, mag-stay niya sa pila ng mga days na kung weeks na ito. So, huwag pila mo kundi sinaban, kaya kahit kung pakatiman sila magbalantay, daang mahal sila ang maayo, ibang tayo, wadyan, yan ang hangyong ng ganit ko, matagaan, yung pagkaw, yan. Okay, sabahin please, go. Silutan ang tao sa Diyos, o labaw pa niya na kung inig kabuntag kay magpabiling lalaki kanila ang buhi. So, ang iyong gusto mo kaysang tanan na mga servant ni Nabal Patyon. Tanan lalaki na servant, Patyon yun. No? Sulong siya na rito. So, muna niya ang action. Okay. The third character na kay Sike. Ito na gusto sa pulong sa Diyos sa Proverbs mo kayo. One who is wise is cautious and turn away from evil. So, sa moment di ay nanata sa mga moment, di mali pwede kaya ni Soon, nanata yung matunggan, na di yung maayon, we are not perfect. Tawa na biya po tayo, yung dilipin po na siya tinuon. Di ba, usay, musaka nga itong surun, usahay, yan tinuon. Pero mga isunan na kulong sa Ginoo, nag-remind na ito sa Proverbs 14:16, nga, one who is wise, ang malabot na kulong na tao, is cautious and turn away from evil. So magbalantayan siya sa iyang mga desisyon na kailangan din siya magbuhat o datan. But a fool is reckless. O sa nang reckless na kaisunan? Anong reckless gani is, gani na tayo yung desisyon na kaisunan, no? Sino yung mamantayan sa iyang istorya? Muna siya ang mga fool, no? Mga buwang-buwan. Ngayon, there is a James chapter 1, 19-20. But then, brothers and sisters, take note of this. Anyone should be quick to listen. No, importante ang pagpaminaw. No, kailangan to slow to speak. Kailangan kong gawin ng gusto niya ba? No, the moment na nata sa kasuko, nata sa temper, na moment, kailangan gusto sa Ginoo dahil niya i-control na ito itong emotion na makasinatik mata, na makastuya ito. Hintay, slow, to become angry because human anger does not produce righteousness. Kaya kami ang ako kasuko ng tawhan ng mga isunan, dili ni mo hatag na itong pagkamataron na gusto sa Ginoo. So, dira na yung matas sa Ginoo na kung sa imong moment. No, sa imong moment, sa ihang naakas sa pagsulay na ang imo ang emotion na ang imo. Gusto sa Ginoo na quit lang ka, no, stay lang ka. Relax pa lang. Okay. Ang ikatulong ang character mo kanya si Abigail. No? Hindi talagang focus lang lang. Si Abigail na kayo sa unan, hindi ginag-desire ng isang malalaki. No? Wapa! Hindi ko kasi explanation sa Bible ko. Butan niyo dito sa verse 3 ay. Is, okay. Ang usap eh. Ang iyang nga na, okay. Sinabal ang iyang nga na. Okay. Si Abigail, usap na babae nga mas sinugtanon. Take note the boys. Kailangan na sinugtanon kunya o anya. No? Si Abigail po na makisunan, okay, mas sinugtanon siya o maanya. Wapa! Dahil nga siya yung pulong vista. Ano discernment ito? Knowledge man na siya. No? Naana siya yung knowledge. Ah, wisdom na siya dapat. Wisdom na siya kanang kaalam na ikan sa Diyos. Okay. Ano ni-appreciate man tata sa Abigail na kaisunan? Dito sa verse 23 mga kaisunan, sa conversation ni David, soldiers, wala kabalo si Abigail. No, kay si Abigail na kaisunan, o siya ka housewife. Hindi mo siya makita ba? Guwapa siya. The first one na ginagawa ng explanation sa kahit ko na pag pag-appreciate ni Abigail ni God sa first ni sa Bible is maanyan siya ngayon wise siya pero ang iyang bana daunpan yan ang ulo ibang na i-picture out ba nga buong kamay ka pero utang siya niya kaya ka nang wish nakalibis lang pero ang imong na imong partner daunpan kaya nga
struggle bitaw, no? Daghana na matag na bakian sa mga babae. Nung lang, wala na kayo iso iso niya, dito, maluwag kukuhaan, kayo, sabi, pag dito, kayo kong bala, ito na, muan, kayo, may suwan mo na, struggle niyo, ni, okay. Pero makita na ito, mga iso na, nalang ga-appreciate siya sa Panginoon. So, kami isa, daily, pakutang-batasan ng bala, buang-buang, tautan, no? Ikaw mo, no, baka ka, he is a jail living in the, kanang hard life, hardest life. Bapa ka niyo, nabili na malipan niyo, pero nagpadayan niya po siya sa iyang pagkamay. Nagpadayan niya po siya sa iyang pag-aagalo. Nagpadayan niya po siya isip po sa inahan, no? Sa iyang mga anak. So, asa din sa verse 23 and 20, ay mo sa 25 and 29. Okay, sa hindi mo din sa pulang sa hindi mo. Okay. Sa pagkita ni Abigail, okay. Ang next okay. Dili sa verse 14, nandiri ang mindot niya ngayon sa story. Sa 14, sa location, sa 14, apa, usang kabatanon, ni balita ng Abigail, ang asawa ni Nabal, si David nagsugog taon, no, yung ingat, sa kanyang araw, pagpamumusta sa amo agalon, apan siya ay noon, si, sila na iinsulto, maayo kayo ka na mo ang mga tao, wala kami pasagdiin, o wala'y nakulang ka na mo, saktang dito kami sa kamingaw, kami sa kaumahan, sa panahon, sa amo, okay. Na amo sila, di kaupan, di panalimdan kami nila, sa ataw o sa gabi, samtang nagbantay kami sa mga karnero. So, gituyahan sa mga sumukuon, si Abigail, yung mga Abigail, anak niya mga tao ni David, dito din sa kaginawal, maaikin sila, di ba tayo, huwag yung gabi na unsain, maaikin sila, pero ano, ibastos man sila ni Nabal sa pag-reply, uy, yan na yung ganyan, kuna-una kami ni pag-ayo, himuwa nga angay na buhakon, makadaot kini sa atong agalong kung sa iyang banay, dautan siya kaayo o dili mamati kang bisan kinsa. Okay. Busa, midali si Abigail sa pagkuhag 200 kabupan, duha ka suganan, nga pat, panit, nga puno o bino, lima ka karero nga inihaw, o lima ka bakit nga bukas, 100 ka pumpong nga ubas o 200 ka turta, nga himuong gikan sa bunga sa gira, o gitaya kini sa mga asno, o giingan niya niyang sunog, batang ko, mga batang ko sunogoon, una ka mo anak mo kay musulod ako kanimo. Okay. Si Abigail na kaisunan, dili sa verse 20 dito, dili na magpakita na kaisunan yung humble spirit. No? Init si Nabal. Init po si David. Gita mo siya. Ano mo, ano ba yun silang dagay? Magpakayo na yun nila yung mga soldier. Kaya wala sila nakagusto yun sa kanang ilang reply ni Nabal sa ilaa. Diri makaisunan makita niya ang pagkahampol. Yang dawi siya na minaw makaisunan, yang pag-gracious. So, kini na moment na nung makaisunan kay, di ba, fiesta, nakaandang na daan ang pagkaon. Katuwa tayo mga pagkaon dapat, yung pagkaon sa nangunupin, ang iya ang dibuhat makaisunan is, iya, iandang, katong mga pagkaon din yung makaisunan, o iyang gasa, kung ato ka David, sa David mga isunan din. So, nakita natin sa pinamuhi ni Abigail mga isunan, sa diwan namino siya, no, sa istorya sa iyang sulubuon, ang iyang reply, nira na yun ang mga. A gentle answer turns away wrath. Kana kaya atong tubag, isang isa rin ka, sukup, bitang ayo, niya kung adunay na maayon ka inyong tubag, bitang ayo, sa nandali yung harsh, makawala din sa kusuko. Amen? Mura ang pulong sa Ginoo. Ako naka-participate ko rin ang time na kaysa lang sa una. No? Na-conversation ako sa uba, and nasa hindi ko unbal. Wala na ako nabantayan at nang istorya. Eh, mura siya naka-say siya bad words. Sabi, sabi ko yung kaysa ang lahat siya. Pero ako ba naman ako sa Kristen, pag-abuntag, ako yung dyan gidon. Ma'am, kaya kumusta, kaya umunta ba, atong buhangan, kabulo mo kay Sunan. May sigla git yung mga amin niya, mag-get niya ang kanyang dito niya. Ikaw, ala na, kay Sunan, na-amil siya. Kaya siya, ala,
Dahil lagi ka mga gem mo, okay. Grabe, suko na ulit kayo ko sa kung akong conversation dito sa inyong text, no? Pero, hindi na niinala, inyong ko anay. Nalagi na dito kayo ka atay ko ng ikuan mo kung nang nangalagad sa inyo mo. So, ilalag kayo sa unan. Tungkol kay ang gago mo kay Isuna, munig na siya, isgas siya dito. Pero kato na kayo, minti, pagpaubusin mong kagalingon, gira ang gawas ng isa. Amen? Gira ang gawas ng inyong kaanak. Kung saan niyo pagbansay-bansay, kung saan niyo pagbalansi ang itabo. Yung bala, hindi mo nasugot, lautan, hindi siya magpakaon. Si tatay po, nasugot, eh wala siya dituktan. Ikaw, kung saan niyo pagbalansi mo kay Isuna, mura na tayo masunod ang kaanak. No, muna lang yung sigot ni Abigail makaisunan. So, sa ibuha ni Abigail makaisunan, dili sa kanang verse, 1 Samuel 25-25, mo siya na ang pinakausa sa pinakataas kanya conversation sa Bible, no? Na ginasuya sa babae na kanang distort, not distorted. Kanang wala ito, kanang storya na, ay, wala yung ikuan, ni palga niya. Masagdaan na yun ni David, no, si Abigail na Musturya. No, kung sa ganyan din ni Abigail, din yung mga isa na rin doon tayo. So, pagkakita ni Abigail sa David, di ba, naghanda siya? Sige, dalit sa siya, siya, wala mga pandi na, anang turta nila. Pagdala mo sa kagatos, nagpunto nga ubas. No, 200 ka turta, ang dapat 200 ka duupan. Then, doon kasudalan sa bino, pagdala mo din na, o, kuan ka nang lima ka bakit na bukas? Bas-bas na nga kuan na kaisunan. So, katong speech ni Abigail din sa verse 23 makaisunan kayo. Sa pagkakita ni Abigail ng David, midalin siya pagkanaog sa asno. O minulod sa iyang katubangan ni David. Minulod siya sa tinan ni David o mingon. Ako mauwi pakasasya. Pumuki ako nga pagpag-isulti ka nimo o pamatya ang tao na ang isulti ni inikubos mong sulubon. Ayaw nagtakta ni dautan ng tao na sinabal kay buang-buang kana siya sumana sa yangala na sinabal. Apan, wala ako makita sa mga batano na inong isulto sila isulyangan. No? In a gentle way na kaisulan ang naitago. Busa, ipanupa ko kanimo sa ngala sa buhi na ginoong. Nga sinutan gayon ang tanan nga kaaway nga buod mo mupakipalat ani mo ingon man sinabal ani ay mga gasa nga among gidala ihatag kini sa imong sako pasaynoa intawon kini imong sulugon sa bisan unsa sa iyo nga iyang gihimo ang Ginoo naghimo kani kong hari so niya in details makaisuna kung sa iya ang nainan sa alagad sa no, unsa yung attributes, no? Ingon ba ang imo mga kaliwat kay natigubat man ikaw. Ala na niya o walay dautan na nagmudangat kayo. Samtang buhi ka pa. Kung may makigbaton o malinguha sa pagbatay na nimo, panalintan ka gayon sa Ginoo tungod sa imong Diyos na pag-isalikway sa Ginoo sama sa bato na gilabuyog ang imong kaaway. So, yung state ito, tunay na buk kang agulayan. No? No? O, kunya, kung matuman na ang tanan, maayo nga gisaad sa Ginoo kanimo, o mahimo ka ng hari sa Israel. Wala ka unya'y kagulaan o basulon, kay wala ka man nagpatay sa wala namay hinungdan alam ikaw makapahimalos. Unya kung malalanginan ka sa Ginoo, hinungdumi kinigin mo kulikon. Ato ang conversation mga kaisunan. No? Ato ang conversation ni Naabing ang kataas ka ayo sa inyo din sa verse 31. Na walay putol-putol. Sa kainan sa ulo ni David na kaisunan, pagtuya ako ni Abigail in a harsh way, na alagad ka sa Ginoo, sa kaharing hindi sa Diyos, kung sa Ginoo, hindi sa sa Ginoo siyang kilabuhi, sa Ginoo ni David, para mapanalimbal ang mga katawan sa Israel, no? Iangko niya ang kasaypanan, instead siyang banay soon. Naunsa pa yung ito kung makaisulan ang kaingit itaw, no? Sa ulo ni David, na usap soon. Amen? He is following the way of wisdom. That is wisdom. Kaalam na iso, pagkabalo ni pagtuya ni
naked. Sa tulungon, nakaisulat na sa kalimut ni Abigail, kanina siya. Magsuya siya. Kaya nito, why namin lang masakulong sa ginoon? Kanang imong gini na ba? Kumilin mo, so kumilin si kuan na. Wala ako siya. Ay, katahan, nagpampok sa kuhake. Unsay kuhake sa ginoon, ano ni Dinaba ni David, ha? Ay, sa to, patiyon ang mga lalaki. Ay, matay si Nabal, ay. Wala ka yung patong pwede siya, ala. No, ibasun lang ba? Lago pa rin ba'y mga ating tawanan ni? Pagdungon, o tayo isang matalan. Ana, pwede ko niya muhapit iksuon. Pero sa diyan, naminaw siya makaisuonan sa quiet place. Dito ni grow ang wisdom ni Abigail. Dayon sa wisdom na kaisuonan, dito din siya ni mo o decision. Nindo kayo na decision mga kaisuonan. Okay. O sa mga lessons na ito makatunan, no, sa kinabuhi ni Abigail. Puno siya ka personahe. Nahilahe na personahe na ay good, na ay bad, na ay ugly. Okay. First, makaisunan is be a person that takes action quickly. Kung ang moment makaisunan sa 17, no, Abigail responded quickly to that situation. Pagkaduhog niya sa istorya sa iyang mga sunod-uod, action din siya agad. Wala sa siya yung mga ako, na nag-uima ka na siguro na nag-consig David, wang pamitaw ko. So ba ko nila lang nasipahi yung piliin ana isuon. Iya, ipamina sa yung namina siya, ang iyang utok nagdagan. Kailangan maganda ko pa itong napagkaon ng para sa kanubig. Hindi atag na ako ni kanubig. Kailangan kasuko ni David. Kung sa may alipyo sa iyang kasuko, ang iyang wisdom din nagdagan. Ang alipyo niya, kailangan mahatag ang iyang ikinangangan. Kung hindi ko nagwapa, nagwapa, ay, nalitin ko na, wala, kaya mo na ginagin na ni David. Ang iyong nagwapa na ito, mga siyang asawa, hindi siya. Ang ikinahangla ni David, ang iyang ginagin, ah, sige, wala, may lang siya. Ay, kinahangla siya pagkaon, daw na lang ito mga pan, turta, lima kabakit na bugas, duha ka na nakuha na ng away. So he quickly, no, go, responded the situation. So wala na siya, ano sa kundi ni pastor ni Juan, no, sa kay mga ni Juan, atang sila ay pagkinahalan, immediate needs na kaayo, kung sa'y angan niyo mabuha, anak na moment mga resunan. Okay, si Abigail responded quickly to the situation. God's timing is always perfect. Amen? Ang timing sa Ginoo perfect yung soon. So kailangan na atanistang ano yung patanan ng mga panginagulong moment. She is a good listener. Muna siya ngayon, every time yung mga minota sa kulong sa Ginoong paminaw na ito, na anak in the world para nito na kapag wala ka na paminaw, you miss the opportunity to bless God, will bless you. She is a good listener, observant siya. She has a discernment spirit. So, iyan na lang yung anticipate ang mga tago. Well, naminaw siya na na-action agad. So, inaala makaisunan. So, the way nito naminaw sa kulong sa Ginoong makaisunan, kailangan good listener ta. Ano man, kaila moment, inuwiwan at anak, inuwiwan, winkar, amen, amen! Maka-agreed ka rin. Wala ka kapalo na kayo nang maona na ito yung time. Fear you miss the opportunity because you are not a good listener. Kung ako, si Abigail, wata, agalo manila, ikaw may musulubuan. Pero wala siya nagmatter, anak, isuhon. Wala siya nagmatter, nasulubuan lang ka, isa mga pangyarang, iba, si Nabal, kisa mo lang sinabi, ito na si JC, kung wala na mahalan, yan mo nila, ang pala, pagkakaon sa ila ka. Pero dahil si Abigail is so on, that is a girl who is spiritually mga isuunan, no, empowered by the Holy Spirit. There is wisdom. Ang wisdom na subod the moment na naminaw siya. No? Naminaw siya, wala ng story ya, which is a good listener. Okay. Another mga isuunan, si Abigail na kayo so humble, no? Humble yourself when necessary. Talaga ang moment na, huwag yan magpunta ito ng moment na si, okay, dito sa verse 28, kung sa Ginoo, dito sa pulong sa Ginoo ang mga kayo na. Okay, dito sa verse 28. Okay. Pasaylo, ayun na lang pinipimong sulugod. Ano siya may mga pasaylo? Na di ba siya nakasana? Iyan ang bana. Pero iyan dito, ubus yung pagalingon. No? So, iwa ako.
Pasaluha ako, no? Iyon yung sulugod. Bisan unsay sayo nga iyang nahimo, ang Ginoo maghimo kanimong hari, o ingon man ang imo mga kaliwat, kay natigubat man ikaw alang kaniya, o walay dawtan nga mudangat nga rin at mudangat kanimo. So she remains faithful toward his household in spite of her husband's attitude na kaisulat. Bisan pa iyang balay, so pwede mo punta ng mana si Abigail niya. Pwede mo punta ng siya. Ako siya. Hindi mo kutugtan na atuan. Hindi na alam ng sayang. Gugot kayo na minti. Dautan mo. Isusupo ka ng word niya. Dautan. Grabe yung struggle na rin ni Abigail sa atawad daw. Pero wala niya kayo yung bana. No? Wala. I-remain na po siyang faithful sa yung bana na kay Solan. Abigail hapulers before David. Kaduha, naghango siya kang David yang diako ka ng kasaypanan, ni bow siya as a respect sa king dito sa hari ng mga isulan. And then, she never compromised his husband's decision. Puli mo ba na si Abigail niya, sakto mo lang ba na? Ayay, sige! Pinagyari na lang nata. Wala siya ni compromise. Asa siya ni stand, he stands what is true. Kung sa'y maayo, noon sa'y naa sa pulong sa Ginoo. Okay. Third na kaisunan, adunat ka na kailangan tayo na legible ka. Adunat tayo kahit bago. So, itong mistake ka niya, there is a verse 3, no, ginoon nito, usan siya kamahan niya, then wise, okay, sa iya mga decision na kaisunan, Abigail's knowledge of David made difference. Asa na usan si David? Sa pagtuliyan ni Abigail. Wala sa iya kaan niya nisoon. Well, nakakita, pagkakita niya ni David, naminaw siya, nagrabi yung humbleness, no, nagibuhan ni Abigail, no, kay Sunan, nausap ang decision ni David. Amen? So, adunay difference na kay Sunan. Pupuntoy ang moment na kay Sunan na si David po na-rescued po siya sa iyang wrong actions. Okay, pwede mo sila rin makasalanasan sa iyang decision, pero kanya naminaw siya sa libuhan ni Abigail mo kay Sunan, na same po si David. He gained wisdom through God's word. No, he said niya din ikaw, alagad sa Ginoo, lagan ka kay Gipuha, yun sa, noon sa Gipuha, sa Ginoo, sa Imo, ipanalagdan ka sa Ginoo. So, nasa yung mga words, yung lastong na kaliwala sa mga pagsulay. No, na may yung ikaribato ng ulong sa Ginoo. No, na ino siya magamit ng eksunan, na mahino yung pactual. Sa moment na kinahanglan ka na ang words sa Ginoo mo na do not be afraid God is with us. No? His word will lead us to expose or reveal something and guide us in the facts. No, sabihan niyo akong ibamit ko na ito ang nilagyan ko sa pulong sa Ginoo, tagaan na sa Ginoo, angay na itong buhato. Amen? Matingala lang ito, magkalit lang ito na magawas ang mga actions tungod kay nag-give value sa pulong sa Ginoo. Okay, next. Because of our knowledge of who was David was, ganun itong paghatag o ganun, importance sa mga alagad sa Ginoo, sa mga leaders na ito, appreciations, sa ilang mga nabuhat, ang kang nabal kay, i-disregard niya niya, kay sa mga king hari, ay, sa mga jasi, kung sa mga nabuhat, iyakay ba niya, pero siya, kaya appreciate ikaw, hari ka, no, inaanan yung nabuhat, itabangan ka sa Ginoo sa pag-slay sa kanan mo, hindi nga punta. She was able to see very specific things. Lord, Pastor, salamat kay Pastor na nakatuntay na ako. Ay, sometimes ang ato mga alagad sa Ginoo, mga leaders na ito, mga young people, naman siguro yung mga sa ating mga leaders, mga kuhan niya, uy, ganangan, gusundan mo na ito yung mga kinahiya. Maminaw tayo suon. No, kaya ang specific na details yung kinahanglan sa Ginoo. Sa mata decision mo, no? Because of her knowledge, no, kang David na kaisod, she was able to say very specific things. Hindi magkabisag, pag-close exam, nakabaka si David. So, paano ko nilis na kung kinagungi ko? Sakto mag-inimun mo? No? That mattered sa kinagungi. Importante ito ni David Isoon. Nag-itahagad siya compliments. Na ikaw, muli ka, hari ka, inalim mo ibuhat sa itong nasod. No? Grabe kayo kagatabang sa itong asam nasod. Yung sa kapagtabang sa Ginoo. Ultimately causing him to cool down and change
is mine. Gamit lang ta kay espada. Gamit kay pagtungkab siguro so on. Pero the moment na execute ni ang wisdom ni Abigail na kaysunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo na yung gamit. Wala mo siya na siya na siya ang pabalingon. Alas mo siya nabalo, nakabalo siya sa history na gamit. Nakabalo siya, giunsag bahay, gitabang ang Ginoo sa kinabuhin ni gamit. Na ay pulong sa Ginoo ngayong istorya. Nga mungundi ang Ginoo, ala. So ang pulong sa Ginoo mga iso na nakakundown sa iyaan. O nakausap sa iyaang desisyon. So kailangan mga iso na, kailangan natin ay palo sa pulong sa Ginoo. So tungod kay tanala ng mga struggles mga iso na naaloy mga kasulbaran. Amen? Okay. Execute lang nato ang lista. Kung saan din mo magbalansi kung na ka sa middle makaisunan sa sitwasyon na sama ninyo. Okay, next makaisunan, be approachable. Sa kunang ginoon, ganina, harap approachable lang siya panang iyang relasyon sa iyang sa kunsay position na ano. At alam mo, ako po kung degree, ikaw ay grade ko alam mo ka, isa magkapaminaw na ako, na dito isuun. Pero kung sa iyang, kung sa kibuhat namin ni Abigail, naminaw siya sa iyang sulugod, na earnestly, kanang humbly, no, kanang grabe na pamina, attentively. Ano? Ah, oh, God. Wala siya yun na, sulugod naman ka. Na ikaw, kung minangon, ikaw, ito, kung hindi mo inanay. So, be approachable. So, sa isang pag-uusa na matter na tao, ato, matubang, magamay, less pa na siya, or great pa na siya, maraisonan. No, ipakita na ito ang atong pagka, humanity na kayo sumunan. I appreciate, na-appreciate ko sa gibuhat ni John Mark and ni Dante. Although, of course, ato mga mapakos ni Nisi, salamat ko sa Ginoo. Ano siya nga may Nisi sumun ba? Ano na siya? Ano sa mga siya? Tungo kinasa yung knowledge ni for the knowledge of God. So ilang mo sila gibuhat is to activate the knowledge na ilang na-receive na sa Ginoo, then we share nila nga ito sa uban na may sumunan. The approach there, no matter kung sa ilang manangatan, remember, anong plaza na kaisunan kung muno kung anong illegal plaza, anong plaza na aki-ala na lang, mga bandungo, mga snatcher, mga dina, kundi mga beauty that during nightlife, pagwapa, manawag ka na, manawag, sir, happy lang, sir, nakapo nila. So, salamat sa Ginoo, kinsa may mustoya sa ilang sa kamutukuran. Diba? Nagpatayo na gihapon sila in ana in sumun. So in a nice way, they approach them. No? They approach nila na nag-share sila sa tulong sa Ginoo. Okay. Isa kung sa mga emotion na sinatian, no? Ato nga panghitabok ni Nabal o ni David na kaisunan is ini si Abigail na ginoon. Sayang mag-approach ang person na kaisunan. No? Bisan di ay sa hard times di ay madiling mo ka ay sige. No, gira ka ay bless sa tingin mo. Kaya makatimbang ka pag sa lisod, imposible. Pero salamat sa Ginoon, ni God po. With this grace, kung sa rush sa Ginoon mo, makaya niyo. Di ba nilang bawalan niyo kaulaw niyo batan? Hindi ka maulaw, magdala ka Biblia. Nag-share ka sa pulang sa Ginoon. Naapay mga, isa na mga St. Mary, palakulay, maglapay-lapay, sumulawin. Importante is naka-share sila sa pulong sa Ginoo. Nakabalansin sila. Makabalo ka mo balance no, sa situation. Kung dili na nila tuya sa pulong sa Ginoo, timing na na ito silang kinabuhi. Siyo at mga time na kinahatan sila sa sulbaran, mga kalibok siguro. Pero salamat sa pulong sa Ginoo na rescue sila. Amen. So mo lang siya makaisa ng importante. Kung suguan ka sa Ginoo ng any moment that you have to do, you have to do it. Being approachable like Abigail allows others to quickly come to you with information that can possibly save your life. Amen? The same ang kinabuhi ni David, mga kaisunan. No? Wala siya nakapatay no? O mga tao ninawa na kaisunan tungkol sa gibuhat ni Abigail. Okay, next makaisulan, speak to the people that at the right time. Kung panahon na nga ito, kaya ka sa Ginoo, ayaw din ito makalilog. Kung mayroon na Ginoo, istoryahin na siya, ay importante nga mong yung parang makabalo sa pulong sa Ginoo, istoryahin din mga kaisulan.
No, muna siya, ala na kayo na kaisunan nung sa gibuhat ni Abigail doon sa 36 to 37 na kaisunan. Okay. Unya, pagpanguli, sa pagpanguli, pagdiuli ni Abigail, nakaplagan niya si Nabal. Okay, ganyan na siya. So, nito na lang conversation ni David of ni Abigail. Pag-uli niya, naros ng balay, so on. Dari na mo ni Kagul Abigail. Nakita niya, iyang bala nito, nagpangkiti. Silang balay, the face tank yun. No, labi kilang anay. No, yan, ano yung ganyan ng pangkiti? Sama sa ginabuhan sa hari, so, grabe nito face tank. No, dahil mga isugan, okay. Nagmalitay siya pag-ayog na nabiha, kahupog. Kung tungon ni ini, nagpaanglong lamang sa abit niya. Nakita niya ba na isuon niya? Kasayang ba? Kaon sa kinsa, inong pag-inong dito. Hupog ka sa katalan niyang bana. Pero isa ginusok ko siya, napakahilong siya. Wa siya. Hoy, ito ba? Ano ko ba nakuha? Ano ko iingat niyang gana? Ikaw, parang pinagalang, pati alam nakakaroon, wala siya anak, dahil siya isuon. Nagpakahinom siya makaisuon. At then, ispeak na dami mo at the right time. Saktong timing ang paawag na review. Kung sa mga timing, next na verse makaisuon. Okay. Okay, si Abigail hantong sa pagkakit. So, pati siya, sa pagkabuntag, gihuwasan na sa kahubog si Nabal. So, ang right time niya ay makasulang pag-aning spray niya. No? Muna yan ang action niya. Sige, pagkabuntag, gihuwasan na sa kahubog si Nabal. Gisuntin niya sa kasing-kasing. Okay, sorry. Pagkabuntag, gisuntihan siya ni Abigail sa tanan. O, di! Ang tati siya sa kasing-kasing. O, mitigil! Pagtuyo ni Abigail, ano ni mo? Actually, sir, nakuha niya, right time is pinaka-importante. So, naaatang kainit, ayaw, balut. Do not overcome evil by doing good. No? Kung evil siya, ayaw siya balut evil. So, makita ka time sa Ginoo, wis lang yakol. So, right time, pagkaugma na, wasa na yung kahupog. Yan ang gusto yan, ang nabi ni mo na, God, lala, kung wala yan, yun sa gusto yan, gusto ka ni David na may tabot. Pagkatumog ni Nabal, hala, mitigin siya. Iatake siya sa iyang kasing-kasing. O, mitigin. Kaya ko rin matay dito. Ano ba yan yung mga kabasol? O niya, pagka napulog ka, nausukan niya, itong higayuna, di kastigo sa Ginoo, sinabal, o namatay. Okay, praise God. So, kastiguhon niya sa Ginoo, no? Ang magpagahigaki isoon. Abigail spoke to Nabal when he was sober. Kanang matawa, maayaw ang iyang paminsan. No? No? Maayaw paminsan. Bible included the details. Well, no? Yang istorya na kaisunan, no? There are times when it is not obvious. So, kung ay moment, wala ang discerning spirit ni mga Holy Spirit ni mga ayaw sa araw na moment, istorya na. Last Friday, mga kaisunan, at the Boy Scout, the Bird Scout, in context. Salamat ko sa Ginoo kay Joy sa ano education o decision. Kaya kung may mga kayo sa aming tao, hindi ko, sige, kailangan goodness of God. So, salamat sa Ginoo, kailangan ko yung mga masa na nagdala ng practice sila ba? So, goodness of God. And, pura, may ko kinuminaw nga, during sa Ginoo, talagang dami na ang pangulong sa Ginoo, during sa encampment sa Boy Scout ni Apil, so, isipo ko sa akong kauban niya, manisan, at awal ko sa kapatan ko nga, matanong niya ka lang, sub-stop ko kayo. Ang ako mga lupo, hindi pa talag, hinayin niya kuha. Yan kasi yung bag, iso nyo? Kaduhan na po, yun ako, kapag kaya na ako, hindi ko tayo na niya. Isa ko nagsik ko. Ay, ano ko siya? Wala na, yun ang pinisun siya ba? Pag inatulo siya man, tanaw ko ang jay, asa man. Hoy! Ano na niya, nilakaw na siya. Gayon, itanaw ni awa yung bag, anak niya nga bag eh. Talag, alas, ano ko. Naagi dito mga nutos, ipang sulog niya, hindi ko. Turyahan, tutato rin siya. Sayog ang iyang dibuhan. Kaya siya kabalo. Isa ka ang iunta na maayon yung intensyon. Siguro na siya, may nalangin sa so, balayong niya, na ano, sunan. Siguro, ano ba yung intensyon doon? Wala niya, ang sunan sa sila, inamos. Niya, agiri, pagbuta na sa lamisa, wala nakita. Ano ba? Good intention, pero wrong. Motives. Wrong ang motives niya. Kung ba ko yung intention? Wrong siya.
Ikaw ang istoryahan, Diyos na ito ni, na dili maayo ang iyang gituhan. Uy, di ba siya nalanggit, mangayo, no? Anay soon din. Dahil ito, nakitayo nito yung soon, nakaplagan yun. Another instance, sa akong langisan ay 20 pieces dito. Lamang, mawala ka 20 lima. Kunya, every morning ko, di ba? Every morning, na talis ka sa pulong sa ginuko, nakatakaroon sa Psalms 91 verse 4. Ang hindi mo yung mga kota. Ako lang ako ito, ang itago. Masahin mo natin yung shirat sa kapulang sa kanya, baka makayos sa ginuko ito. Di sa bilang mga bata mata, di mo siya exempted sa kalangwala, judgment. Ha? Basta kabalo na ta sa katatunguran. Appeal na kita sa i-justify kailangan na lang. Kabalo ka nang hindi na siya ikaw sa Ginoo, i-consider na bakit pa ko, anak, ako yung naging, hindi na din, tinatakas tayo ba? Tinatingala ko kung makaisuran pa sa morning. Pag-offer na ako sa controller, kinsa ako yung nagbutag-bayante nito, be. Eh, sabi ko na nagbutag-bayante. Eh, ito, halaklas, halang nagpasalamat ko sa Ginoo ay, nalimay na ito. Kaya nga, dahil ma'am, ako na ako bayante, eh, balik na lang eh. Then after 10 days, ayaw siya naman. As Abigail is situated in her life, it's important to speak to the people at the right time. Sakto matiming so on. It makes a difference. Amen? It makes a difference sa kinabuhi ni Tibet. It makes a difference sa kinabuhi ni Akbana. Right timing ang pinaka-important thing. Okay. Kung sa may outcome sa gibuhat ni Abigail so on? Ang outcome makaisunan si David na rush makaisunan na same si David sa yung wrong na actions. Diba? Impulse niya at dapat mo, patuloy niya si David. Pangot mo hindi pamatay. Instead niya, tungkol na ito makaisunan, ang outcome makaisunan is, okay, na-save siya at ito nga, wala niya na nalapatan, wala siya nakapatay, ikaw makaisunan. Si David makaisunan, nung sa'y nahitabog niya makaisunan. Okay. Sinabal na usapang ang buwang, otan na tao, struck down by the Lord. Vengeance is not, it's God. Ang pagpanimalos, iniasa sa Diyos. Ang pag-share sa pulong sa Ginoo, ano ba yung mga sakot? Dili ko gaya kong musimba. Dili ko gaya kong mga lalapas at di na nagsumod. Magpakita lang itang kamangayong sa ila agihapon. Iapos ka kung sila, siraga ko sa pulong sa Ginoo. And ang last moment, ang Diyos, ang ginoora, yung right time na yun, no? Ang right timing sa Ginoo. As long as wala lang nga ni surrender sa iyong heart. Si Tingwan na kaisunan sa iyang kapuang is struck down. No? Kisligo siya sa Ginoo. Isang taong ang iyang sinabuhi. Okay. Abigail. Kusa mo yung outcome? Rest it up ka na, Abigail. Sa Abigail na kaisunan sa iyong kung sa iyong letter part sa iyong heart. Hala, ang tama siya ni David. Alak ka. Hindi mo siya ay tawa ni David. Uy, pagkabalo na ni David na ito na nagbalo. Wala kang gasawa ng nakibana, ha? Wala, di ba? Ang pagkumbana, magbubo na yung nakibana. Hindi ni ala, uy. Hindi ni ala yung soon. So, nakita sa Gino yung kasing-kasing. Na ayang kasing-kasing bang malipay po siya. No? Nakita mo kita siya sa other girl na kaisunan. So, Mary is the future king, si David. Amen? So, di pangasawa si, di pangasawa si Abigail ni David. Amen! So, ang iyong level sa iyong pag kinagumukisan ay progression. Sa iyong mga decision ay mga panalangin. Praise God. Hallelujah. Okay, so muna yung outcome niya makaisunan. Okay, so na itong conclusion makaisunan. Your actions and attitudes have huge effect sa atong mga kinabuhi, no? Nagkakalagpalibot sa ito, ah.
Sama ni Nabal, makagsana lang ni David. Asa na mga part na ni? Usahay na ating pagka-Nabal. No? Usahay na ating pagka-David. Naabot ay pagka-Abigail, makagsunan. Basta importante lang makagsunan, you reap what you sow. So, unsa imong decision, lagi mo na siyang inakon. Anihon sa unahan. Ang pinaka-importante na is that ang akong mag-sow, makagsunan, is blessings. Dili ang disaster na may tago sa totoong praise God. No, Abigail, sow wisdom and reap God's blessing. Nitanong sa Abigail ang kaalam. No, ito guwapa siya. Pero ang kaalam niya ni-activate ang resulta panalangin. Amen? Panalangin nga gikan sa Diyos. Praise God. Sa Galatians 6:7, pakaisunan sa Tagalog na version, huwag ninyo akalain madadayan ninyo ang Diyos. Kung ano ang itanalim ng tao, yun din ang kanyang aalimin. So if you reap goodness, of course you sow goodness. Okay. Ang sumunod sa nasa sa kanyang laman, nasa. Last, so yung flesh, makaisunan, ay mag-aani ng kapamahakan. So, kumutanaw tao, girls, boys, ay magtanaw sa iyo, guwapa siya, na. So, kailangan yung video. Mukhi ka minti, matulog na lang. Mukhi tapag sa asa. Hindi, ala, no? Kailangan, makaisunan, no? Kailangan, naka-discerning spirit, no? Kaya, so, yung sa'yo, ang sumunod sa nasa sa kanyang laman ay mag-aani ng kapamahakan. So, because charm is deceitful. No, sa Proverbs 31, sa noble wife, verse 33, charm is deceitful and beauty is fleeting. But a woman who praises the Lord, she shall be praised. So, ang saan niya, kung wala mo na siya, pero ang babae niya, mga lumos sa Ginoo, ang maya, God. Amen? Praise God. Palagpag mo na lang na. No, papahimuot ko sa Ginoo ang pinaka-importante. Kaya ang kaanggap, makita mo lagi na iya. Okay. Ngunit ang sumunod naman sa Espiritu ay mag-aaring ng buhay na wala hanggan. So, you receive eternal life if we follow the conviction, the discernment of the Holy Spirit sa inyong kasutan. Praise the name of Jesus. Let us pray. Our Heavenly Father, we're so thankful of God for everything you have done for us. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Abigail, Ginoo. Although there are